Sa ating ulat abroad, naghigpit na ng borders ang maraming bansa sa mga biyaherong magmumula sa China. Habang sa Hong Kong naman, inalis na ang COVID-19 restrictions. May ulat si Joy Salamati. Simula ngayong araw, December 29, hindi nahahanapan ng mandatory PCR test ang lahat ng magtutungo sa Hong Kong. Tuluyan na kasing inalis ng kanilang gobyerno ang lahat ng COVID-19 restrictions doon dahil sa mataas na bilang ng mga naturukan ng COVID-19 vaccines. Bukod dito, inalis na rin nila ang pagpapatupad ng vaccine pass system. Samantala, mananatili naman ang pagsusuot ng face mask sa mga pampublikong lugar. Kung ang Hong Kong nagluwag ng health protocol, maraming bansa naman ang naghigpit sa kanilang borders para sa mga biyahero na galing China. Required sila na magpakita ng negative COVID-19 test results bago tumuntong sa Amerika. Sakaling magpositibo naman, dapat silang magpresenta ng dokumento na sumailalim sila sa quarantine at nakarecover na sa sakit. Ganito rin ang ipinatutupad ng Italy, Japan, India at Malaysia at Taiwan sa mga biyahero na mula sa China. Nauna nang sinabi ng Estados Unidos na duda sila sa datos na inilalabas ng China hinggil sa totoong sitwasyon ng COVID-19 doon. Sa Bolivia naman, nakuna ng video ang pagtama ng buhawi sa bundok ng El Alto. Aabot sa 5 bahay ang nasira sa paghagupit ng kakaibang tornado na tumagal din ng ilang minuto. Hinikayat ni Pope Francis ang mga mananampalataya na ipagdasal si dating Pope Benedict XVI dahil sa sakit nito. Personal niyang binisita ang dating Santo Papa. Ayon kay Pope Francis, patuloy na humihina ang pangangatawan ng 95-anyos na Pope Emeritus. Taong 2013 nang magbitiw sa posisyon si Pope Benedict XVI dahil sa paghina ng kanyang kalusugan. Joy Salamatin, para sa Bayan.